Okay, so welcome dito sa ating next lesson. So ngayon, pag-uusapan natin, what is traffic? Okay, ano ba talaga yung traffic na tinatawag sa online? Sabihin natin, nagpatayo ka ng isang coffee shop. Okay? So, nagpatayo ka ng isang coffee shop. So, ayan, ready na. Andyan na lahat, pati na yung coffee mo. Okay? So, para kumita yung coffee shop mo, kailangan marami siyang tao, no? So, maraming taong makakita ng store mo, yung coffee shop mo. So, diyan malalaman na nag-i-exist talaga yung store mo. So, kailangan, katulad ng nasa picture, no? So, kailangan maraming tao. So, the more people to buy ng mga coffees mo or yung mga products mo sa loob ng coffee shop mo, so, mas marami kang sales na makukuha. Okay? So, yung ibig sabihin ng traffic is kailangan na maraming tao na makakita ng store mo. Okay? So, ganun lang. And ganito din sa ating online business, mas maraming tao ang kailangan na para makakita ng mga websites mo, ng mga posts mo, no? So kailangan ng maraming visitors, no? It needs visitors to your website, no? Kailangan ng maraming mga visitors doon. So syempre, the more visitors na makakita, no, sa mga websites mo, sa funnels mo, no, sa mga pinopromote mo, so the more sales, no, mas maraming sales na makukuha. Okay? And dito pag-uusapan natin yung two types of traffic. Okay? So ito yung traffic dito is about the free traffic, no, yung first natin na type of traffic, and yung investment traffic. So bakit ba investment traffic? So sabihin na lang natin, hindi ba paid traffic, no? So bakit ganun, investment traffic? So sabihin na lang natin, no, na kapag bumili ka ng cellphone, 'di ba, paid, no? Kasi sinabi natin kasi paid is binili mo siya na nothing in return, no? Walang bumalik sa iyo. So kasi dito, pag sinabi natin investment is meron siyang ibabalik. Okay? Meron siyang ibabalik sa iyo na ROI, no, or yung tinatawag nating return of investment. Okay, kaya tinawag ko siyang investment traffic. So, meron siyang babalik sa iyo kapag ginamit mo itong traffic na to. Okay, the free traffic and yung investment traffic. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin about sa free traffic. Ito yung free traffic na to, no, kapag ginamit mo talaga yung free traffic. Syempre dito, it costs time, no, and energy. So kailangan mo talaga ng maraming oras para gawin itong traffic na to. Kailangan din syempre ng energy. So maglalaan ka talaga ng medyo malaking oras dito. And it really takes time to generate significant traffic. So kailangan talaga na dito medyo maglalaan ka talaga ng medyo mahabang oras para talaga na magkaroon ka ng mas maraming taong makakabisit sa website mo. Okay? So, dito, pag-usapan natin yung iba-ibang free traffic. So, example nito is about the forum marketing. Okay? So, blog post, social media. So, explain natin isa-isa para na mas maintindihan mo. So, dito sa forum marketing, so, kailangan mo na maging active, no? Get an active on forums na relevant sa yung niche, no, sa topic na meron ka. So, dyan, pwede kang pumasok sa iba-ibang mga forums, no, para talaga na mas matutunan mo, no, about sa mga iba-ibang mga niches or about sa niche na pinasok mo. So, dapat kailangan active ka kasi nga free traffic, no, kailangan ka rin na maglalaan ng oras. So, provide dito, no, yung mga useful information, dyan ka na magbibigay. Then, at the last, no, dun na maglalagay ka, no, before ka magbigay ng mga opt-in page, ng mga links. So, kapag nagbigay ka ng information, no, last nun, naka-attach doon yung link mo. Okay? Link ng opt-in page mo. So, later on, malalaman mo rin ano ba yung mga opt-in page na yan. Okay? Pero, kapag may pinopromote ka, so, kailangan magbibigay ka muna, in short, ng value bago ka magpapaklik doon sa taong target mo. Okay? And, huwag ka rin mag-spam kasi dun sa forums na yon, so binabawalan talaga yung mga nag-i-spam. So kapag nakita nila na spammer ka, so agad-agad aalisin ka nila or ibablock ka nila dun sa forum na yon. Okay? And very effective talaga siya
pero very time-consuming, no? Napaka time-consuming, maglalang ka ng oras. Kapag busy ka, syempre, mahirapan ka rin. So, kailangan na maging active ka sa mga ganito. Okay? And next is about the blog post. Okay? So, yung blog post naman, so dito, gagawa ka ng mga blogs, no? Yung mga relevant sa niche mo. Okay? Sa topic na meron ka. So sabihin natin about sa online marketing, no, or about sa health and fitness, so magsusulat ka ng mga content regarding din sa niche na meron ka, okay? And also magbo-boost ka, no, ng as SEO, no, or yung search engine optimization. Okay, so kailangan talaga yan, no, na maglalaan ka pa rin ng oras diyan. And doon din kapag meron ka ng blog, maglalagay ka rin ng link, no, para sa opt-in page mo at the end of every blog post. So ibig sabihin, no, kapag meron kang content na nilagay, so at the end of your blogs, no, sa mga sinulat na content mo, so meron kang mga link doon na madadirect sila doon sa opt-in page ng pino-promote mong business. Okay, that is the blog post. And for the social media naman, dito naman, mag-create ka, mag-share ka ng content sa social media. Let's say, dun sa Facebook, no? Sa Facebook, sa YouTube, gagawa ka ng mga videos. Katulad ng Facebook, di ba? Mag-create ka ng content dyan regarding sa niche mo. And then, dun na sila mag-engage yung mga prospects mo, yung mga target mo. Okay? So, parang nagpo-post ka lang, no? Nagpo-post ka lang sa social media. Pero dito, kakaiba, is ginagawa mo kasi nag-build ka ng credibility, no? Na makilala ka ng tao. So, dito kasi, no? Meron tayong tinatawag na people will only buy from you if they know, like, and trust you. So, kailangan talaga na makilala ka muna ng mga prospect mo, yung mga target mo, no? Na para na sila ay bumili agad. Okay, kasi hindi naman agad-agad yan na bibili sa'yo. Kasi nga, kailangan muna na mag-build ka ng credibility, no? Makilala ka ng target audience mo. Okay? Ayun, that's it, no? Yung mga pinag-usapan natin regarding sa free traffic. So ngayon, dito naman tayo sa investment traffic. So sa investment traffic, in short, it cost money, no? So gagastos ka talaga dito, you need to invest, no? Pero sa investment mo na yan, meron talagang ROI na tinatawag, no, which is yung return of investment. So dito, ang kagandahan dito is pagde-drive ka ng traffic nang mas mabilis, no, mas targeted kumbaga yung mahahanap mong mga prospects. Sila talaga yung mga ready to buy, no, ng mga prospects na yan. So let's say mga example dito is yung ang very common natin, no, yung ituturo ko sa iyo, yung dito sa traffic natin is yung Facebook ads, kasi ito yung pinaka-effective and number one sa mga ginagamit ng mga online marketers na kumikita ng millions of Facebook advertisement. So akala nila napakahirap, pero napakadali siya kapag alam mo yung mga metrics na dapat mong batayan, yung mga target na kailangan mo, yung mga iba-iba, no? So dito lahat malalaman mo sa training na to. And also example din is about sa Google AdWords. Okay, yung Google, no, yung Google, yung malalaman mo din yung mga iba-ibang mga traffic sa Google. And also email media, no, so email media, so dito mo rin malalaman, no, so explain ko sa iyo later on. Okay, so sa Facebook ads, no, dito tayo sa Facebook ads. So dito sa Facebook ads, this is are the highly targeted, no, yung mga targeted talaga na mga very interested talaga, ready to buy na mga prospects mo. So sila yung makakita nun. So they reach exactly who you want to reach, no? Sino ba talaga yung gusto mo i-reach? So sabihin na lang natin na utusan mo si Facebook na ito, ipakita mo sa mga taong sabihin natin health and fitness, sa mga taong gusto maging fit. So agad-agad yan na ipapakita ni Facebook doon sa mahilig sa fitness, body fitness, no, sa mga yan, gustong magpaganda ng katawan. So doon nila ipapakita yan. And very easy to create. Kaya nga ituturo ko sa iyo na very easy, no, kung ano ba yung paano mo siya gagawin yung Facebook ads mo later on sa mga upcoming na mga modules natin. Okay? And dito sa Google AdWords, highly targeted din siya. Okay, so dito, no, magse-search lang sila ng content sa Google, 'di ba? Familiar ka naman sa Google, magse-search lang sila doon, magta-type sila. So how to make money online? So doon sila magse-search and then doon na nila makikita 'yan. So those are people na mga highly targeted. Okay, and also for the email media, no? Email media, ito yung tinatawag nating solo ads. Okay?
those email, no, yung parang nagre-rent ka ng mga someone else list, no? So may mga existing list na 'yon. So nagre-rent ka doon and you are paying for them, no, yung mga list na 'yon. And ito, reaching people who you know are already interested sa niche mo. So ibig sabihin, ito yung mga tao nga targeted na, no? Alam na yung about sa niche na topic na meron ka. Right, so I hope na nakuha mo tong video na to. Make sure na ulit-ulitin mo lang para na mas maintindihan mo. So kung may mga questions ka, i-comment mo lang sa baba or suggestions na gusto mong matutunan dito. So ayan, so don't forget na i-like mo, i-share mo sa mga friends mo na gusto mong tulungan. Okay? So once again, this is Ken Baysa reminding you, always dream big, goal in, and never ever give up. I'll see you in my next video.